kanon mga karagan, maayong hapon sa mga karag-garag, naningkarag, karong adlawa. Today, alam ko na ano, alam nyo na yung balita tungkol sa bagong may-ari daw. Daw lang muna ha, kasi wala pang confirmation, wala pang official na ano statement mula sa Miss Universe Organization kung sino ang bagong may-ari ng ano franchise na to. At yun na nga yung usap-usapan ngayon na magbabalik daw si Trump bilang bagong may-ari ulit ng ano Miss Universe Organization, Miss Universe franchise. At nasa linya din ang The Kardashian. Oh ha, The Kardashian mga kuragan. At of course ang Telemundo. At hindi rin nagpapahuli si Manong Chavez Simpson. Igan ang mga karag-karag. Yun na nga yung balita ngayon na ano, mag-iiba ang format, mag-iiba yung ano, hinahanap nila sa kandidata na maging Miss Universe, maging kinatawan ng Miss Universe. At yun lang, yun lang, yun lang yung malaking tanong. Ano kaya ang hahanapin at ano kaya ang hahanapin at hinahanap ng maging bagong may-ari ng Miss Universe franchise? Franchise, oh. At eto na, maraming ano, maraming nagsasabi na watch out Philippines daw, so magbantay-bantay daw tayo dahil ligwak na na naman daw tayo sa pag si Trump ang manalong ano, pero manalo, pag magbabalik si Trump bilang may-ari ng ano, Miss Universe Organization. Pero teka lang, i-post nga natin saglit. Sa panahon ni Trump, sa panahon ng Trump era, gusto kong ano to, ilagay tong video na to, baka nakalimutan na mga basher natin na ito tayo sa panahon ni Trump era. Except Katrina Gray and ano ha, Pia Wurtzbach, IMG era sila. So ito, sa panahon ni era. Nangirap ni Trump pala. What is one big mistake that you've made in your life and what did you do to make it right? Thank you so much, sir, for that wonderful question. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, Las Vegas. You know what, sir, in my 22 years of existence, I can say that there is nothing problem that I have done in my life, because I am very confident with my family, with the love that they are giving to me. So thank you so much that I am here. Thank you so much. Would you change your religious beliefs to marry the person you loved? Why or why not? If I had to change my religious beliefs, I would not marry the person that I love. Because the first person that I love is God, who created me. And I have my faith, my principles, and this is what makes me who I am. And if that person loves me, should love my God too. Thank you. Muito obrigada, Brazil. As an international ambassador, do you believe that speaking English should be a prerequisite to being Miss Universe? Why or why not? For me, being Miss Universe is not just about knowing how to speak a specific language. It's being able to influence and inspire other people. So whatever language you have, as long as your heart is to serve and you have a strong mind to show to people, then you can be Miss Universe. Thank you. What can be done about the lack of jobs for young people starting their careers around the world? Previa Prithia, for the people who have left jobs, I do believe that we people should invest in education, and that is my primary advocacy, because if we all know that if every one of us is educated and well aware of what we are doing, we could land into jobs and we could land our good careers in the future. So education is primary source and it's a ticket for a better future. Thank you. Why should you be the next Miss Universe? To be a Miss Universe is both an honor and a responsibility. If I were to be Miss Universe, I will use my voice to influence the youth, and I would raise awareness to certain causes like HIV awareness that is timely and relevant to my country, which is the Philippines. I want to show the world, the universe rather, that I am confidently beautiful with a heart. Thank you. What is the most significant change you've seen in the world in the last 10 years? Ano ang pinakamakabuluhang naganap na pangyayaring nakita mo sa mundo sa loob ng 10 taon? In the last 10 years of being here in the world is that I saw all the people bringing in one
event like this in Miss Universe. And it's something big to us that we are one. As one nation, we are all together. Thank you. Maraming salamat po. What is the most important lesson you've learned in your life, and how would you apply it to your time as Miss Universe? I work a lot in the slums of Tondo, Manila, and the life there is it's poor and it's very sad. And I've always taught myself to look for the beauty in it, to look in the beauty in the faces of the children and to be grateful. And I would bring this aspect as a Miss Universe to see situations with a silver lining and to assess where I could give something, where I could provide something as a spokesperson. And this, I think, if I could teach also people to be grateful, we could have an amazing world where negativity could not grow and foster, and children would have a smile on their face. Thank you. Ayan ang mga karagarag na panood na natin ang panahon ni Trump era. Alam natin na muntika na talaga tayo makasungkit ng isang corona sa panahon ni Trump, nung kay Janine Tugunon. Kaso nga lang, mas maganda talaga sa kanya si Olivia Colpo on that time. Kaya yun, first runner-up lang talaga si Janine. Kahit wapak na wapak, as in sabog na sabog talaga yung sagot ni Janine. Wala, kasi ang hinahanap talaga ni Trump is aurahan ng mukha. Kasi nga, businessman si Trump, diba? So gusto niya yung pang-market na mga hitsura na pwede niyang ibenta sa mga sponsor ng mga advertisement, yung mga ganun, yung maging ambassador yung ng mga brand. Yun yung hinahanap ni Trump noon. Kaya nahirapan talaga tayo na masungkit ang corona ng Miss Universe, kasi nga gusto niya yung mga Latina, yung mga pa-beauty like Paulina Vega, yung mga ganun. Sino pa yung nakalimutan ko yung mga pangalan na nanalong mga Miss Universe Trump era. So sa dami. Yun ang mga karag-karag. So nasa linyahan din ang Team Kardashian. Kardashian, bisaya ka dyan. Lisod dahil. Lisod kayo mag-pronounce ng English. Kay Marpil niya akong ipon. At yun na nga. So kung ang mga Kardashian naman ang maging may-ari ng Miss Universe, siguro yung hinahanap din nila is yung malavik. Victoria's Secret na katawan. O, diba? Siguro, yung pagandahan din ng mukha, kasi din sila, baka gusto nilang gawing face o sa cosmetic brand nila. O, diba? Baka nga, imposible. Walang imposible. Walang posible. Baka yun yung hahanapin nila. Sana man lang, mala Victoria's Secret, yung pagandahan yung mukha din, at mahilig, alam naman natin ang mga Kardashian talagang mahilig sa spotlight, mahilig, lalo na yung pinag-uusapan ka talaga, diba? Pasok tayong Pilipinas dyan sa Team Kardashian. May 600,000 followers, 600,000 followers si Rabia sa Instagram. Puntos na natin yun. I-climate na natin yan. Yun na mga karag-karag. At kung sa Telemundo naman, yun, doon tayong parang wala. Para talagang maligwak tayo pag sa Telemundo. Kasi balwira tayo ng mga Latinas. Ano ba kayo? Oo, yung Telemundo, kung sila yung magiging may-ari ng Miss Universe franchise, na wala na. 50-50 talaga tayo makapasok sa top 5. Top 5. Sa top 5. Kasi siguro makapasok tayo top 20, ganun. Pero kapit pa rin tayo na sana, kahit balwarte nila, hindi maging fair yung laban, na may mga Asian candidate na makapasok. Parang, ayun nga, 50-50 ang laban. Kasi alam na naman natin, na, di ba? At kung si Manong Chavez Singson ang maging may-ari ng franchise, organization, Miss Universe organization, okay. Aminin natin sa hindi, secure na yung placement natin sa Miss Universe stage. Oy, i-claim na natin yan. Kasi kahit naman talaga itaas natin yung kilay nila, kahit maging mataas yung kilay nila sa atin, may laban si Rabia natin, Mateo, sa Miss Universe stage. Kahit ganun lang yung kilay nila, ha? May laban yung pambato natin. Kasi sa ngayon, hindi natin nakikita si Rabia na nasa highest peak ng kanyang preparation. Kasi nga wala tayong nakikitang masyadong ganap sa kanya. Sa sinabi ko na nga sa unang vlog ko, namamahinga muna si Rabia sa social media, which is tama nga naman, para medyo maging
makafocus siya sa kanyang training. Wala tayong nakikitang bunggahang mga photoshoot like Amanda Uddam sa kanyang mga pagaw na mga photoshoot. Wala tayong nakikita kay Rabia. So asahan natin siguro to sa darating na laban niya sa Miss Universe stage. So kapit lang tayo, huwag tayong madismaya, huwag tayong mawala ng pag-asa. Andun pa rin yung excitement natin, andun pa yung pa-surprise. So yun yung abangan natin. Sa ngayon, i-focus muna natin yung mga atensyon natin sa mga kalaban nila, kung sino rin lagi yung maingay, hanggang sa ma-umay tayo. Ganon. At yun na mga karag-karag, talagang sa IMG kasi hindi hinahanap nila yung pagandahan ng katawan, hindi hinahanap yung tangkad sa IMG era. Basta dito yung labanan eh. Utak talaga yung labanan sa IMG era eh. Yung alam nyo naman, Pia Wurzbach, Katrina Gray, Susie, Irish, Demi, diba? Wow! Grabe! Saan ka pa? Hindi pang model yung hinahanap nila, which is sa IMG era, nagkaroon talaga ng first transgender woman na rumampa sa Miss Universe stage, ang Spain. So, inaccept nila talaga yung equality. Ganon. At yun na mga karag-karag. So, sabi nga nila na mga kapitbahay natin na wala pa mga corona, na talaga namang nagtaasan ng kilay, na maging handa daw dapat ang Pilipinas dahil maliligwak daw tayo. So, yun lang yung masasabi ko. Sure kayo? Ay, naku mga kuragan. Sus, lami, kaayo pang kusiyon ang ilang mga sus, makalagot. Dili ko mang bash ha, dili ko mang lait. Kay makadaot na silag. Aura. Dito ato lang sila gayagayagaan, no? Sige, gayagaan na lang nato na sila. Sige, pambasa ato ang kuan nga. Di na daw ta magkakorona. So, okay lang. Dili, hindi tayo magkakorona. So, what sa... Lano na kayo? Ano na lang kayo? Diba? Ayan ang mga karag-karag. Ano ang masasabi ninyo kung sa bagong may-ari ng Miss Universe Organization franchise, sino ang napupusuan ninyo sa apat na napagpipilian? Kung totoo man to, abangan natin ang announcement sa Miss Universe page, ang kanilang revelasyon kung sino ang nakakuha sa Miss Universe franchise na to. Sana si Manong Chavit Singson. And thank you for watching mga karag-karag. At kung bago ka pa lang sa channel ko at kung mahilig ka sa beauty pageant na gaya ko, please don't forget to subscribe my channel at pakihit na din dyan yung notification bell para updated kayo sa mga latest pagkarag-karag ni Kuragan. And have a good day sa inyong lahat and bye-bye! Bye-bye mga karag-karag! Bye-bye!